So, ang susunod nating topic is all about arithmetic series. So, ang ating arithmetic series, this is the sum of the terms ng ating arithmetic sequence. So, kapag pinag-add natin yung mga terms dun sa sequence, depende kung hanggang saan natin gusto. Yun ang tinatawag natin na arithmetic series. So, ang meron tayong given formula sa ating arithmetic series na S of n is equal to yung S of n. Depende kung pang ilang term yung gusto mong i-add, kaya in-indicate as S of n. So, S of n is equal to n over 2 times A sub 1 plus A sub n. Ito yung unang formula. Depende kung binigay yung value ng A sub n natin. Pero kung hindi binigay yung S of n is equal to n over 2 times twice A sub 1 plus n minus 1 times d. So, ito yung ating second formula. Kung hindi given yung ating A sub n o kaya yung last term na gusto nating isama o i-add. So, pang ilang term yung i-add natin. So, paano kaya na-derive yung formula na ito? So, explain natin. So, na-derive yung formula. Gagamit tayo ng mga... okay, of course, yung ating term, A sub 1. This is our first term. Yung susunod na term, of course, A sub 1 plus D. Ito yung susunod na term natin, yung second term. Ipa-plus natin yung common difference. At yung magiging third term, A sub 1 plus twice the common difference. And so on. So, yung susunod dyan, A sub 1 plus 3D. Okay? Hanggang sa makaabot natin si A sub n, pupunta tayo dito kay A sub n. So, yung before ni A sub n, yung term na before ni A sub n, sino kaya yon? Si A sub 1, anong ilalagay natin? Minus D. Ay, sorry, A sub n. So, yung value ni A sub n, pag ibinawas natin si D, yun yung number or the term before A sub n. Tapos, i-plus mo dito. Of course, yung dito naman, A sub n minus, of course, ang ilalagay natin ay si 2D. So, ito yung gagamitin natin sa ating equation. So, we can write the arithmetic series as in the form of sa ganito. So, ito, arithmetic series natin, Sn. So, magkakaroon tayo ng formula. So, A sub 1 plus yung second term, A sub 1 plus D plus A sub 1 plus 2D plus and so on. Tapos ito, A sub n minus 2D plus A sub n minus D. Then lastly, A sub n. Hanggang sa maabot na natin yung A sub n. Pag pinag-plus natin kung hanggang saan yung gusto nating ipag-plus dun sa ating arithmetic series. Pero meron din tayong arithmetic sequence na descending. Ibig sabihin parang pababa yung ating, ano, pwede natin isulat yung ating equation in the form of, in reverse order. So, S sub n is equal to, pwede natin unahin si A sub n plus, sunod si A sub n minus D. Pwede natin siyang i-reverse. Plus, A sub n minus 2D. So, ito ay reverse lang ng ating naunang series. Plus, tapos, kabalik na rin ito, A sub 1 plus 2D. Kasi nga, reverse nga. Plus, A sub 1 plus D. And then, lastly is A sub 1. Okay, kung gagamitin natin ang elimination method, solving equation using elimination method,
So, gamitin natin yung anong operation ang gagamitin natin. So, pag-plusin natin itong mga ito. Plus, so 2Sn is equal to, pag pinag-plus natin, a sub 1 plus, maging a sub 1 plus a sub n. Susunod, makikita nyo, makakancel CD. Cancel CD. So, ang susunod, plus a sub n plus, a sub 1 plus a sub n. Cancel ulit, 2D, cancel. Makikita nyo, a sub 1 plus a sub n. So, nauulit-ulit na yung ating sequence. Itong arithmetic series. Hanggang sa maabot natin ito, plus, and so on, plus. So, magiging a sub 1 plus a sub n pa rin. Hanggang sa maabot niya dito, a sub 1 plus a sub n. So, pagkatapos nito, we will divide dito sa ano. So, since there were many binomials being added as n, then ito, pwede natin i-conclude na 2Sn ay n times, n times a sub 1 plus a sub n. So, kung pang ilang term yung ating i-add times doon sa binomial na a sub 1 plus a sub n. So, para mawala si n dito, ay mawala si 2, we divide both sides of the equation by 2. Kaya si s sub n is equal to n divided by 2 times a sub 1 plus a sub n. So, yun ang nangyari dito. So, isinummarize natin itong equation na ito. Of course, yung i-add natin is a sub n. Parang factor out tayo para hindi siya paulit-ulit na a sub n yung pinag-add natin. So, yung number of terms, pang ilang terms yung i-add natin, pinactor out na lang. And then, we multiply a sub 1 plus a sub n para makuha natin yung ating arithmetic series. So, dyan na-derive yung ating equation. Okay, so s sub n is equal to n divided by 2 a sub 1 plus a sub n. So, ang derivation naman, wala itong ano. Ang purpose lang nito is paano kaya nakuha yung equation. So, paano nila nasagot yung equation gamit yung itong process na ito. So, dyan nakuha yung s sub n is equal to n divided by 2 times quantity a sub 1 plus a sub n. So, next. Pumunta naman tayo, paano naman na-derive yung second formula? So, alam na natin na si s sub n is equal to n divided by 2 a sub 1 plus a sub n. Kung gusto kong pag-addin yung mga sequence, depende kung hanggang saan yung gusto nating i-add, ito ang gagamitin nating formula kung given yung last term. Pero yung second formula, paano pag hindi given yung last term? Sinabi lang na siya ay pang 10th term, pero hindi binigay yung value. So, na-derive yung second formula by substituting the yung formula ng finding the nth term of the sequence. So, naalala nyo pa ba si a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d? So, ito yung isa-substitute natin sa value ni a sub n para makuha natin yung second formula. So, s sub n is equal to n divided by 2 times a sub 1 plus a sub 1 plus n minus 1 times common difference d. So, meron tayong common term dito. A sub 1 plus a sub 1. So, s sub n is equal to n divided by 2. 2 a sub 1 plus n minus 1 times d. So, napapansin nyo? So, dyan nakuha yung ating equation number 2.
Okay, so paano naman na natin gagamitin yung ating mga equations? So meron tayong sequence. So given sequence. So una muna yung formula 1. So gagamitin natin si S of n is equal to n divided by 2 a sub 1 plus a sub 2. So kung meron tayong sequence na 1, 2 hanggang sa 12. Okay, meron tayong first term, meron tayong last term. Given na yung last term, given na yung first term. So pwede na natin gamitin ito. S of n is equal to yung n natin. Pang ilan si 12? 1, 2, 3. So ibig sabihin, siya ay pang 12th term. So ang S of 12 natin is equal to 12 divided by 2 times 1 plus 12. So ang S of 12, siya yung 12th term. 12 divided by 2 is 6 times 1 plus 12 is 13. 6 times 13, S of 12 is equal to 78. So kung i-check natin yan, tama kaya yan pag pinag-plus natin? So 1 plus 2 is 3. 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. 3 plus 3 plus 3 6 3 plus 3 6 6 plus 4 is 10 10 plus 5 is 15 15 plus 6 21 plus 7 is equal to 28 plus 8 is equal to 36 36 plus 9 is equal to 45 45 plus 10 is equal to 55. Napit na tayo. 55 plus 11 is equal to 66 and 66 plus 12 is equal to 78. Nakuha nyo? So, hindi mo na kailangan isa-isahin na i-add. So, gamit ang arithmetic series, pwede mo nang makuha yung sum ng ating mga arithmetic sequence depende kung hanggang saan natin gustong kunin. So, what if, ito na lang ulit ang gagamitin natin. So, kung meron tayong arithmetic series, okay, so kumuha na lang tayo ng ibang example. 2, 4, 6, so on. So, kukunin natin yung arithmetic series ni so sa hanggang sa S of 6. So, dun sa 6th term nito, kailangan kunin natin yung sum niya. So, 2 plus 4 plus 6 plus 8, tapos 10, 12, 14, hanggang 12 lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapag pinag-add natin yan, this is 10, this is 10, this is 10. So, 10 plus 10 plus 10, this is equal to 42. Kailangan lumabas na sagot ay 42. So, kung sinabi ko lang, gagamitin natin yung formula na S of N, yung second formula. S of N is equal to, so for example, hindi natin alam ito. Okay? Ang sinabi lang is hanggang sa sixth term. So, N divided by 2 times A sub 1, twice A sub 1 plus N minus 1 times common difference D. So, S of N is 6. Yung S of 6 natin,
So, yun yung kukunin natin. Alam lang natin yung first term. So, 6 divided by 2. Yun yung value ng n natin. 2 times, ano yung first term natin? 2. Plus, yung n natin ulit ay 6. Kasi ang inahanap natin, yung 6th term. Kunyari, hindi pa na kasulat lahat yan. Basta sinabi lang na pang-anim. Hindi mo alam. Hindi mo alam na 12 yung 6th term. 6 minus 1, D. Okay? So, dapat ang lumabas na sagot ay 42. So, 6 divided by 2 is 3. 2 times 2 is 2 times 2 is 4. Plus, what's this one? So, ang common difference nila, sorry. Ang common difference ay, ang D natin ay 2. So, we add 2 sa previous, kaya nakukuha natin yung mga next term. Okay, so meron tayong 2 dito. So, 6 minus 1 is 5. 5 times 2. So, 3 times 4 plus 10. Okay, so 3. So, 4 plus 10 is 14. And 14 times 3. 14 times 3. 2. 31. 42. So the answer is 42. Okay, so ginamit ko lang yung mga mabababang term para ma-check natin kung talagang totoo itong formula. So kapag paano pagkukunin na natin yung S of 20, mga ganon. So napakatagal kung iisa-isahin natin i-add. Pero kung gagamitin natin yung formula na ito, makukuha natin yung tamang sagot gamit lamang ito. So, gamit lamang itong equation na ito. Sana naintindihan nyo ang lesson natin ulit. God bless.